Noong unang panahon, sa isang lupain na puro mga burol at sinaunang bato, may dalawang magkapitbayan, Goliath at David. Ang mga bayang ito ay nagkakasama sa loob ng maraming henerasyon, ngunit may dinamamalayang tensyon na palaging nararamdaman dahil sa pagkakaiba ng kanilang laki at lakas. Si Goliath ay isang malakas na bayan, kilala sa kanilang mga matibay na mandirigma at mga mataas na istruktura. Ang mga tao sa Goliath ay may pagmamalaki sa kanilang lakas at madalas na nagmamagaling tungkol sa kanilang kahit anong pagiging di matitinag. Sa kabilang banda, si David ay isang simpleng bayan, kilala sa kanilang masiglang komunidad at katalinuhan. Sa kabila ng kanilang mas mababang taas, ang mga tao sa David ay matalino at matibay. Isang araw, may alitang sumiklab sa pagitan ng dalawang bayan hinggil sa isang matabang lupaing nasa hanggahan ng kanilang teritoryo. Ang Goliath, na may mga malalakas na mandirigma, ay nag-aakalang sila'y may karapatan na angkinin ang lupa dahil sa mga sagana nitong yaman. Ngunit si David, naniniwala sa katarungan, ay nagnanais ng mapayapang solusyon sa alitan. Dahilan sa hindi pagkakasundo, ang mga pinuno ng dalawang bayan ay sumang-ayon sa isang kompetisyon upang malutas ang problema. Naisipan nila ang isang serye ng mga paligsahan na magtutuklas hindi lamang ng pisikal na lakas ng mga mamamayan kundi pati na rin ang kanilang katalinuhan at kasanayan. Nang dumating ang araw ng kompetisyon, nagkatipon ang mga tao upang masaksihan ang laban ng magaganap sa pagitan ni Goliath at David. Ang mga paligsahan ay iba't ibang uri, kabilang ang mga paligsahan ng lakas, mga laro ng diskarte, at mga gawain na nangangailangan ng katalinuhan. Habang nag-unfold ang mga kompetisyon, naging malinaw na ang lakas ng Goliath ay walang kapantay sa ilalim ng ilang aspeto, habang ang katalinuhan at kahusayan ni David ay umuusbong sa iba. Sa huling paligsahan, itinatag ang isang nakakatakot na obstacle course. Ang pinakamalakas na mandirigma ng Goliath ay may kasamang tiwala, handang talunin ang course gamit ang purong lakas. Sa kabilang banda, isang mabilis at matalinong binata mula sa bayan ni David, na tinatawag ding David, ang nagboluntaryo na maging kinatawan ng kanyang mga kababayan. Ang obstacle course ay idinisenyo upang maging mahirap para sa parehong pisikal na lakas at sa katalinuhan. Habang nagtatagisan ang dalawang kalahok sa obstacle course, ang Goliath ay umaasa sa purong lakas para malampasan ang mga sagabal, habang si David ay gumagamit ng kanyang katalinuhan para makahanap ng matalinong solusyon. Sa dulo, ang kahusayan ni David ang nagtagumpay, at siya ay nakapagtapos ng obstacle course na may tagumpay ng ngiti. Ang tagumpay ni David ay nagpapakita na ang lakas ay maaaring magmula sa iba't ibang anyo, at kung minsan ang katalinuhan at katibayan ay maaaring magtagumpay laban sa purong lakas. Ang mga lider ng dalawang bayan na nasaksihan ang lakas ng pagkakaisa at kooperasyon ay nagpasyang ibahagi ang matabang lupain ng mapayapa. Ang Goliath at David, dating magkakahiwalay, ay ngayon ay namumuhay ng payapa, bawat isa ay nagbibigay ng kanilang natatanging lakas para sa kaunlaran ng rehiyon. At sa gayon, naging isang alamat ang kwento ng Goliath at David, na nagpapaalaala sa lahat na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi lamang sa mga kalamnan kundi pati na rin sa puso at isipan.